Okay, good morning. Good morning, sir. We are in module 2 of the 8-hour mandatory safety seminar for workers or employees. So today, ang i-cover natin is the general concepts on occupational safety and health or OSH. Ang objective ng ating session at the end of this module 2, the participants will be able to define and discuss the general concepts of occupational safety and health towards effective OSH implementation in the workplace. So dapat after this session ay kabisado nyo na, no, yung mga konsepto para sa mas maayos na pagpapatupad natin ng occupational safety and health dito sa ating opisina. So hindi lang ang safety officer ang kasali dyan, kundi lahat ng empleyado. So unahin nating alamin, ano ba yung accident? Ano ba ang tamang terminology ng accident? Ito yung occurrence or event, pangyayari, na hindi inaasahan at hindi nakita, no? Siyempre, wala rin ito sa plano at siyempre, lalong-lalo na hindi natin ito gustong mangyari, ang accident na yan. Kapag kasi nagkaroon ng accident, it will lead to loss or damage, injury, at ang pinakamalala ay ang death, no? So ayaw, kaya ayaw natin mangyari yan. Ayaw din ng ating gobyerno through DOLE na magkaroon ng mga ganitong pangyayari sa workplace. Ano-ano ba yung mga dahilan, common reasons for accidents? In layman's version, ang sabi ng mga ibang workers, eh, oras na kasi niya, no? Hayaan na natin siyang mamahinga. Yan. Ang iba naman, malas naman niya, no? At yung iba, eh, TANGA daw kasi siya, no? At sa iba naman, kasi nga medyo dangerous yung trabaho nila, kaya ang idinadahilan na lang eh kasama sa trabaho 'yan, no? Itong mga ito ay hindi naman ito mga totoong dahilan, no, ng accidents. Ito ay mga excuse lamang. Dapat hindi natin sabihin yung mga ganyan kapag nagkakaroon ng aksidente. Ito yung mga examples ng maaring maging sanhi ng accidents, no? Pagbubuhat ng mabigat na bagay, lalo na sa atin, nagdi-deliver tayo, mga computers, kaya dapat maging maingat ang ating mga pahinante, no? At ang ating mga technical staff sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Gayun din, yung sa kanan, bahagi ay yung hindi maingat na paglalagay ng mga gamit, kaya maaring mag-cause ng aksidente, no? Mabagsakan yung naglalakad kung ito ay nailagay sa itaas. Yan. Kaya dapat ay lalo na kung hindi stable yung pagkakalagay, no, hindi sagad, no, nakalawit. So konting galaw, maaring magdulot ng aksidente. Sa mga manggagawa, ayun, sa kanilang shop, wala kasing protection, no? Kaya maaari ding magdulot ng aksidente yung kanilang mga equipment. Yan, lalo na ito, yung electric saw, bandsaw, or whatever, no? So dapat yung mga exposed na mga matatalas na bagay ay kailangan nating pansinin at gawan ng solusyon. Isa pa ay kapag nakita nyo yung logo na yan, no, ibig sabihin niyan ay hazardous material, no? Kaya kung nabagsak, kumalat, eh maaaring magdulot ng aksidente. Pwedeng langis na madulas at madudulas yung maglalakad, no? Gayun din ito, na out of balance, nalaglag, o kaya ay
nasagasaan ng pison. Ayan, yung mga tinasabi nating ano, na-aksidente. Ayan, yung isa nadulas at yung isa naman ay nakuryente. So yan ay ilan lamang sa mga maaring o example ng mga accidents or aksidente. Ito naman, hindi maayos na pagkakaupo o kaya ay nasira ang upuan dahil matagal na mayroon ng crack, no? O kaya ay naglalaro, no? Kaya na-aksidente. Iba naman, hindi maayos na pagkakalagay ng ating mga electric power cord. Kaya titignan din natin yan sa ating workplace, no? Kaya maaaring magdulot yan ng pagkadapa. Ito naman ay siguro nagtutulak ng kanyang trolley tapos ay natisod, nadapa, ay nabitawan, no? Maaaring mag-cause ng accidents. At ito namang isa ay maaaring naglalaro, no? Naglalakad ng paatras doon sa stairs at di niya napansin yung ano, yung pagbaba. Kaya ilan lamang din yan sa mga maaring maging sanhi or aksidente na mismo, no? So ano ba ang accident causation o ang cause, no? Ano ba ang nagdudulot ng aksidente? Sa nabanggit natin ng mga nakaraan, ito yung example natin, di ba? Yung people, yung equipment, yung materials, at ang ating environment. Sa people, yung mismong mga manggagawa, yung management din ng workforce, at yung ating mga policies, at ang ating behavior. So yan ang maaring maging dahilan, maging sanhi, no, ng pagkakaroon ng aksidente, na contributing factor ay ang employers, ang employees or workers. Yan. Sa mga materials, yung paggamit o paggawa, no, ng materials, maaaring mag-cause ng accident. Mga equipment, yung ating ginagamit na tools and machinery, maaaring mag-cause siya ng accident. Sa atin ay halimbawa martilyo o kaya ay yung mga screwdrivers na maluluwag yung handle, no? O kaya naman ay mga cutters at maging yung ating let's say soldering machine or equipment, yung ating soldering iron, soldering gun na hindi napansin, plug pala, nahawakan, no? So ilan yang yan, no? At sa ating kapaligiran, sa ating opisina, yung physical surroundings natin, yung natural environment, ang community, at maging ang social and legal influences. So ang sanhi ng accident o ang cause ng accident, tumutukoy yan sa iba't ibang factors na siyang nagiging primary reasons, pangunahing dahilan sa likod ng naging aksidente. Okay? Malinaw? Yes po. Ano ba ang nangyayari kapag nagkaroon ng aksidente? So nabanggit natin yung mga contributing factors, lalo na mga primary factors. Kapag nagkaroon ng aksidente, naaapektuhan ay ang productivity natin. Hindi natin nagagawa yung ating gampanin, yung ating mga tasks, no, sa opisina. Ayon kay H.W. Heinrich, na siyang gumawa ng domino theory, sa pag-aaral ng accidents, 98% pala nito ay preventable, pwede palang mapigilan, no? 98%, napakalaki, no? 88% kasi niyan ay dahil sa unsafe or unhealthy acts, at ang 10% dahilan naman sa unsafe at unhealthy conditions. 2% lamang daw, no, estimate yan, ay non-preventable sa mga aksidenteng nangyayari. So, kaya importante na malaman natin, matutunan natin paano mapipigilan, mapiprevent itong mga aksidente na ito. Ano ba yung unsafe or unhealthy act? Ang human action na nagde-depart, ang tawag dyan, lumalayo, no, sa standard or written procedure
or common practice, safety rules, regulations, or instructions. Ibig sabihin, ang unsafety act or unsafe act ay ito yung pagkilos natin, paggawa natin na malayo doon sa isinet na standard or doon sa nakasulat na procedures natin. Ibig sabihin, lumayo tayo doon. Hindi natin ginawa, hindi natin sinunod. Kaya naging unsafe yung ating action. At ito rin ay ang violation, paglabag sa mga commonly accepted na safe procedures or processes. So kaya pala nagkakaroon ng aksidente dahil hindi sumusunod doon sa tamang procedure at lumalabag doon sa mga commonly accepted safe procedures or process. Okay? Ano ang dapat niyong tignan bilang mga employees or workers, no? Unang-una, itong mga unsafe acts. Yan. Tignan ninyo yung mga kasama rin ninyo, pansinin ninyo, kung sila ba ay nag-ooperate ng equipment without authority. So halimbawa ay driving, hindi naman ikaw yung autorisadong driver ng kumpanya. Kaya lang, kinulit mo yung driver mo, yung kasama, ikaw yung pahinante. Uy, ako muna mag-drive ngayon. Eh, hindi ka naman marunong. Diba? O kaya nag-aaral ka pa lang, no? Tapos ay kinulit mo yung kasama mo para gawin yung gusto mo. Yan. Operating equipment without authority may lead to accident kasi yan ay isang unsafe act. Okay? Removing safety devices, lalo na yung mga PPE. Eh, naghihinang ka, nagwe-welding ka, tapos inalis mo yung iyong personal protective equipment. Kaya ayun, namaga ang iyong mata kinabukasan, no? Using defective equipment. Ayan, pwede na yan. Pagtiyagaan na natin yan. Kesa wala. So, pinilit pa rin gamitin ang defective equipment. Using improper or not using PPE. So, halos sa kahalit tulad kanina. At horse playing. Ano ba yung horse playing? May kabayo ba dun? Yung mga tinatawag na naghaharutan, yeah, naghahabulan, no, sa loob ng opisina, nag-horse playing. Ano naman yung mga unhealthy acts? So kanina, unsafe acts, ito, unhealthy na mga acts. Smoking cigarettes in the workplace. Sino ba ang guilty sa inyo dyan? Nagyoyosi sa opisina, pupunta dun sa ano, sa emergency exit, no? Magpapausok muna. Inhaling organic solvents. Nako, meron ba kayong dalang ano diyan, rugby? Nagbabaon ba kayo niyan? Oh, 'yan ang inyong pampagising, ha? Unhealthy acts 'yan. Drinking alcoholic beverages during office hours. Nako, isa pa 'yan, no? Shot, no? Nakatago. Nilagay sa ano sa lagayan ng soft drinks or juice imbis na doon sa bote para hindi halata, ah. At nako, ito pa lalo na taking illegal drugs inside company premises. Yan. Nagsasabu at kung anumang illegal drugs pa yan, ah. Those are considered unhealthy acts at sa policy natin may mga kaukulang disciplinary action din yan, mga yan. Kaya iwasan ninyong gawin yung mga unsafe acts at saka unhealthy acts. Example, oh, ito ba ay safe? Oh, baka yung van natin, eh, ganyan yung nire-repair, ha? Iaangat, tapos eh, nandun kayo sa ilalim, oh. Oh. Eh, ang bait niya kasi nagtipid siya para sa kumpanya, hindi na gumastos. Kaya lang, nilagay naman niya yung sarili niya sa malaking problema. No? Kapag nakalimutan niya, naatrasan niya yung tukod, eh, goodbye Philippines. So, iwasan mga ganyan. Ang unsafe, unhealthy condition naman, kanina acts, no? Ito yung condition naman. The physical or chemical property of a material, machine, or the environment. No? So ang materials, makina, o ang kapaligiran, no?
that may result in injury to a person, damage or destruction to property, and other losses. So, ang unhealthy condition may kinalaman sa physical at chemical property ng ginagamit nating material, makina, o ng ating environment. At yan ay maaaring magdulot ng ayan, injury, pinsala sa person, no? Sa tao, sa employee, maging sa iba, sa mga bisita, no? Pwede silang madamay, kasiraan ng property at iba pang mga pagkawala. At itong mga to, actually, yung unsafe, unhealthy condition, sabi dito, ay pwede pala sanang nabantayan or naiwasan. Kaya nga preventable yung 98% ng accident. Eh. So sana itong mga to ay magbukas ng ating isipan para maging safe conscious tayo. No? Next time, after this, yung ating mga gagawin, lagi na nating iniisip yung safety ng sarili natin, ng mga gamit at ng ating kapaligiran. Okay? Okay ba yun? Yes po. Ayan. Ano naman din ang inyong titignan? What will you look for as workers? So, tignan natin yung mga unsafe conditions. Baka yung ginagamit natin ay defective na, no? Yung ating mga tools or equipment. Hindi lang yan sa technical. Maging sa mga drivers, yung ating mga pangbaklas ng gulong, no? Yun bang ating jack ay gumagana pa. Baka mamaya, naka-jack, nakataas, eh, biglang lumubog, no? Kasi meron ng tagas. Magkakaproblema tayo yan. At dahil defective, pinagtiyagaan pa rin, ginamit pa rin, no? Dapat naiwasan kung hindi ginamit yung sirang equipment or tools. Congested or blocked exits, yung atin bang mga fire exit dyan, barado, maraming nakaharang. So, iwasan na natin yan. No? Ihanap natin ng ibang lugar na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Or kung hindi naman nakailangan, itapon na natin. Diba? So, tignan natin yan. Napaka-importante yan, yung mga exits na huwag maharangan. At yan ay violation din ng fire code. No? So, maaari tayong ma-penalize dahil dyan. Inadequate warning system, kulang sa gamit. No? Yun bang ating mga exit ay mayroong sign, no? Para in case of emergency, yan, ay merong, tsaka meron ba din tayong mga emergency lights para dun sa ating mga dadaanan ay makikita natin in case nag-brownout at tsaka yung mga emergency na yan. Pansinin din natin, baka madulas yung ating mga sahig. Saan ba yan? Sa atin kasi carpeted naman, dun sa labas, sa lobby, o kaya ay sa CR. Baka yung ibang gumagamit ay nabasa, lalo na kung nagsabon, so madulas yan. Kahit maliit na lugar yan, maaaring madulas ang tao at mabago. No? So ingatan natin, lagi nating papansinin ngayon yung ating mga sahig kung slippery. O kaya minsan yung kaya nagiging madulas, namumuo yung mga molds, no? So lagi nating pansinin yan at i-report natin sa ating supervisor o kaya ay sa ating safety officer. At gayon din, mga hazardous atmospheric condition. Ano naman yun? Naku, yung mga, let's say, mausok, no? O kaya ay maalikabok yung working area. Yan. So hazardous, no? Hindi maganda sa ating health. Yung atmospheric condition na yan. Lalo na kung yung lugar din, no, hindi na re-replenish yung ano ng fresh air kasi walang exhaust, walang bintana, so saradong-sarado yung mga rooms, sabi nga lang masangsang na yung amoy, no, doon sa loob. Buti na lang sa atin ay may mga bintana naman tayo, ang ating mga CR ay mayroong mga exhaust fan. So make sure lang, every day, binubuksan natin yung bintana para pumasok yung fresh air, no? At least for the first hour of the working hour natin, at saka natin isara, at saka natin gamitin yung aircon. Okay? Para ano, every day, pumapasok yung fresh air. Ano naman yung mga unhealthy conditions? So kanina, unsafe. Ngayon, unhealthy. Ano naman yung unhealthy conditions?
excessive noise. Yan. Maingay sa kapaligiran kasi may nagja-jackhammer doon sa ating tabi. Ginagawa yung, ginigiba yung building. No? Buti na lang ay hindi tayo doon mismo. Kaya yung mga ganon, mga workers doon, dapat ay mayroong yung earplug or mga heads, yung earphone or kung anuman para matakpan yung kanilang tenga at hindi ma-expose sa napakalakas na ingay. So, diyan sa atin, sa baba, sa inyong room, baka yung mga kapitbahay nyo, yung katabi ninyo sa table lang maiingay. Ha? Kwento ng kwento. Dak-dak-dak-dak. Chismis ng chismis. Excessive noise din yan. Alright? At inadequate illumination, ventilation. So, kapag ka kulang sa ilaw, syempre, madilim. No? Hindi mo nakita yung iyong kinakapal, yung iyong hinahanap. Baka blade na pala yan, gunting na pala yan, nahiwa ka na. No? O kaya ay mainit na bagay na nandyan kasi nagpakulo ka ng tubig or kung ano man. No? Dahil sa kakulangan sa illumination, hindi mo napansin, hindi mo nakita, may mga nakaharang pala. No? Eh, unhealthy condition din ang itinuturing yan. And extreme temperature, naku, nasira yung ating aircon. Napakainit doon sa loob ng room, no? O kaya ay syempre yung sa ibang mga companies, yung construction or kung ano man na expose sila sa extreme heat. Hindi lang heat, pwede rin cold, sobrang lamig, sobrang init. Kaya extreme temperature, unhealthy condition din 'yan, no? So kailangan i-correct, kailangan gawa ng paraan para maiwasan, mapigilan. Okay? Ito ba ay example ng unsafe, no? Na condition. Dapat ito ay fire exit pero anong nangyari? Ginawang stock room, ginawang tambakan, no? Lahat ng hindi na ginagamit or mga equipment. Tapos tingnan nyo sa baba, ang daming wire, no? Naka-plug. So baka overload pa yan. No? So ito yung mga ganitong klase ang iiwasan nating mangyari dyan sa ating fire exit. Okay? Kailangan any time of the day, in case of emergency, madaling makalabas ang mga workers, ang mga employees. Okay? So hanapan nyo na ng paraan yan na maaalis yung mga harang. So ulit, accidents and illnesses, ano ang cause nito? US at UH. Ano yung US? Unsafe acts. No? UH, unhealthy acts. Yan. So ano ang cause ng unsafe, unhealthy acts? Unaware, unable, unmotivated tayo. Samantalang yung conditions, ito yung mga unnoticed at uncorrected. Hindi napansin, hindi na i-correct. Yan. Kaya yung emergency exit, ha? Tutukan nyo yan. Okay? Alam nyo ba na ang fatal accident is just the tip of the iceberg? Ibig sabihin, ala natin, yung isang malalang aksidente, ano na yun, ha? Grabe na. Actually, sa ilalim niyan, marami ang naging contributing factor, no? Sa isang fatal accident, actually, ay mayroong nangyari na at least 10 serious accidents. At bago yon, nagkaroon naman ng 100 minor injuries pa lang. No? At bago yon, nagkaroon ng 1,000 hazardous occurrences. At bago rin yon, sa ilalim pa, pinaka-cause, nagkaroon ng mahigit 10,000 na unsafe, unhealthy acts and conditions. So yun pala yung root cause, no? Yung unsafe at unhealthy acts at conditions. So kung maiiwasan lang yon, yung mga unsafe, unhealthy acts and conditions, kung maiiwasan at maiko-correct, malamang mabawasan din ang fatal accident. Kaya itinuturo sa atin ito, no? Kaya sinisikap ng Department of Labor and Employment na lahat ng empleyado, no? Kaya tawag nga nila mandatory safety seminar.
Kailangan lahat ng empleyado ay mag-undergo ng ganitong seminar para maging aware sila at maiwasan ang pinakamalala, fatal accident at lalo na ang death. Okay? So bilang mga employees or workers, kailangan natin na ma-identify ano yung mga unsafe, unhealthy acts and conditions dito sa ating opisina. So lahat tayo kasali dyan, hindi lang ang employer. Hindi natin pwedeng iasa lang sa ating mga employer. Tayo rin bilang mga employees, kailangan pansinin natin at i-report natin sa ating mga management, sa supervisor, sa manager, sa ating safety officer. At kapag na-identify na natin, ay implement naman natin yung mga control measures para maiwasan itong mga aksidente at pagkakasakit. Okay? Gets nyo? Yes po. So as a review, i-differentiate natin ang kaibahan ng unsafe, unhealthy acts at saka unsafe at unhealthy conditions. Okay? Ano nga ba? Ulit. Ayan, unsafe conditions. Kapag defective ang mga tools equipment, kapag may harang yung mga exits, wala tayong warning systems, yung mga madudulas na sahig, mga atmospheric condition, yan ay unsafe condition. Yung unhealthy condition, sobrang ingay, kulang sa liwanag. Kaya baka tigpansinin nyo sa inyong lugar, baka madilim. No? Although may mga ibang employees na gusto nila madilim, sino yun? Yung mga artist, no? Gusto nila madilim talaga sa lugar nila, nakafocus lang sila dun sa computer. Pero, importante sa mas maraming employees na dapat maliwanag yung kanilang lugar. And unhealthy condition, ano pa? Extreme temperature. Sobrang init or sobrang lamig. Okay. So yan yung mga conditions. Yung acts, ito yung ginagawa natin bilang mga employee, no? Gumagamit without authority, inaalis yung mga safety device, gumagamit ng defective equipment, at hindi gumagamit ng mga personal protective equipment. Kung gumamit man, improper, di ba? Sa face mask, o hindi nakatakip yung ilong, yung bibig lang. O kaya ay walang ginagamit na face mask. No? So importante yan sa atin. At yung pagkaharutan, horse playing. Ano pa yung mga acts? Pag-smoke, pag-inhale ng organic solvents, pag-inom ng alcoholic beverage, at pag-take ng mga illegal drugs. Okay? So at least ay alam nyo na, no? Kung ano yung acts, ano yung conditions, no? Ng mga unsafe. Alright? So, bilang pag-review din, accidents and injuries, anong nangyayari? Result to losses of lives, limbs, ano yan, parte ng katawan, no? Time and property. Kaya as much as possible, iwasan natin ang magkaroon ng accidents. And most accidents at work could have been prevented, di ba? Sabi nga nung ni Heinrich, 98% niyan preventable. Unsafe and unhealthy acts and conditions in the workplace must be addressed. So kailangan tugunan natin, no? Kapag may napansin kayo mga unsafe at unhealthy acts at conditions, kailangan nating solusyunan, okay? So i-report niyo, huwag kayong mahiyang mag-report sa mga supervisor or sa safety officer natin, yan kay Marge. Every workplace has different hazards, risk levels of exposure. Depende sa workplace, di ba? Like sa atin, tayo ay low risk dahil opisina lang naman tayo, wala tayong mga heavy equipment na ginagamit, wala, hindi tayo construction. Ang high risk, yan, yung mga construction, mga gumagamit ng heavy equipment. Kasi talagang, bakit high risk? Kasi pag nagkaroon ng aksidente doon, talagang maaaring magdulot ng death.
No, talagang pwedeng mayroong mamatay. Kaya high risk yung mga ganun. Yung mga nag-a-assemble ng mga chemicals, o nagmamanufacture ng chemicals, yung mga fireworks, yan, talagang high risk yung mga trabahong ganun. No? So, dapat i-tailor fit natin yung ating OSH, Occupational Safety and Health Response, doon sa ating risk classification. Okay? So lahat tayo pwedeng maging OSH champion. Sabihin, hindi lamang ang employers, kundi tayo man ang mga employees ay dapat tumulong. Be an OSH champion. Okay? Ngayon, requirement din ng DOLE, ng OSH Center, na makapag-develop ng Occupational Safety and Health Program ang bawat company. So, ituturo din ito sa atin para magkaroon tayo ng idea. Ano ba yung mga nilalaman nitong ating Occupational Safety and Health Program or manual. Okay? So, ayan. Ano ba yung Occupational Safety and Health Program? Ito ay systematic plan para ma-identify, hindi lang ma-identify, kundi makontrol yung hazards and makapag-respond tayo sa emergencies. Yan. Ang Safety and Health Program din, it lays out responsibilities, resources, and procedures for keeping the workplace safety and healthy. Kaya dito malalaman ano yung mga responsibilidad, ano yung mga resources, ano yung mga procedures na dapat gawin ng employees, employers, at ng safety committee. So example, kasama ito sa Occupational Safety and Health Program, no? So dito, pipilapan nito pangalan ng companies, date established, at other details, no? Andiyan yung description ng business, anong klase, ano yung mga produkto, ano yung mga services. Kasi ito ang mag-identify kung anong klaseng company tayo, kung low risk, medium risk, or high risk, no? Andiyan din yung number of employees, pati male at female ay i-classify, no? Para malaman kung alin ang mas marami, makakapag-adjust yung ating safety and health program na may kinalaman dyan. Kasi bakit sa female, sila kasi yung pwedeng maging mother, di ba? So kailangan ng lactating area para sa kanila. Kaya ganun. Ang commitment to comply with OSH policy, ito naman yung kasulatan na sinusuportahan ng management, no, ng ating owner, executive, yung ating president, no, kaya i-indicate dyan yung company, tapos ito na tayo ay nagko-commit to comply with the requirements of Republic Act 11058 and DOLE Department Order 198-18 kasama na yung implementing rules and regulations and the applicable provisions of the Occupational Safety and Health Standards. Yan. And we acknowledge the company's obligation and responsibilities to provide appropriate funds for implementing this OSH program, including orientation and training of its employees on OSH. Kaya meron tayong ganitong seminar ngayon, no? Provision and dissemination of IEC materials on safety and health. So magpo-post din tayo ng mga safety signs. Provision of personal protective equipment when necessary. Kaya nagbibigay tayo ng face masks and face shields. And other OSH-related requirements and activities, no? To ensure the protection for our workers and employees against injuries, illnesses, and death through safe and healthy working conditions and environment. And we commit to conduct risk assessment. Yan, kaya kasali kayo, mga employees din. Ha? Although
majority niyan ay gampanin ng safety officer at nabanggit naman kanina pati employers, employees, pati workers, no? Kailangan tumulong sa pag-identify, no? Ng mga hazards. This is required to prevent workplace accidents as well as comply with other provisions of this OSH program, that we are also fully aware of the penalties and sanctions for OSH violations as provided for in RA 11058 and its implementing rules and regulations. Kaya talagang ano, mayroon pang agreement, no? At kailangan pirmahan ng ating company owner or president or any executive representative na tayo ay nagko-commit na mag-comply sa OSH policy. Ito naman ang risk assessment. So importante malaman din ninyo ito, no? Hindi lang ang management, hindi lang ang employer, kundi kayo rin na worker. Ano ba yung ginagawa sa risk assessment? So i-identify natin ano yung task, ano yung trabaho, ano yung gampanin. And kapag na-identify na yung task, ano naman yung hazard na idinudulot ng task na yan? And ano ang risk, no? Diyan sa tasks na yan, and anong priority nito? Ito ba ay low, medium, or high? Ibig sabihin, ano ba yung pwedeng mangyari, no? Ano ba yung likelihood na magkaroon ng injury or illness dito sa task na ito? And ano naman yung control measure? Okay? Ibig sabihin, ano ang gagawin para maiwasan, ma-prevent yung hazard na na-identify, para maiwasan yung risk, no, na na-identify natin. Kaya ito yung tinatawag na HIRAC, Hazard Identification, okay? Risk, okay? And Control Measure C. Yan, kaya HIRAC yan, okay? So example, yan, ito maganda yung example niya, eksakto sa inyo, no, sa warehouse. Ang task halimbawa ay ang pagde-deliver ng product sa customers. Ano yung hazard? Kapag ang driver ay mag-isa. No, bakit hazard 'yon? Kasi ang risk may be unable to call for help if needed. Wala siya kasing kasama. So walang maaring humingi ng tulong in case of emergency. So ano ang priority niyan? Very high. At ano ang control measures? Kailangan mayroong helper. Kaya bawat driver natin, laging dapat may kasamang pahinante. Huwag ninyong paalisin ang driver na mag-isa, na walang kasama sa sasakyan. Okay? Malinaw? Yes po. Ano pa ang hazard na na-identify dito sa task na ito? Biro nyo, isang task lang yan, ha? Mag-deliver ng product sa customers. Ano pa ang ibang hazard? Drivers have to occasionally work long hours. O, tama naman yan, di ba? Napakaagang aalis, tapos minsan late na rin na nakakabalik sa opisina. Ano ang risk ng working long hours? So possible ay fatigue, no, pagkapagod, and short rest time between shifts kung shifting tayo, okay? And ano ang priority nito? Medium lang, no, identified na medium lang, hindi naman high. At ano ang control measure? Dapat magkaroon ng policy na mayroon din silang work break, okay? So kaya meron tayong lunch break, okay? Meron din tayong mga merienda break. So minsan imbis na magmerienda, pwedeng magnap, no? Para makarecover sa fatigue. So yan yung ating mga solusyon. Ano ang solusyon? Policy. So meron tayong rules, company policy na para i-implement, para maiwasan yung pagkapagod, sobrang pagod ng ating mga drivers. Ano pa? Ano pa ang hazard? Drivers are often in very congested traffic. Naku, bumabalik na yan, ha? So,
Ano ang risk kapag ka laging nasa traffic? Increased chance of collision, so aksidente. And longer working hours. Kasi sa traffic, hindi agad makabalik sa opisina. Yung increased chance of collision, anong priority? Hindi naman masyado, no? Low lang naman siya. Bakit? Kasi may control measure naman dyan na road safety program. Mag-ingat lamang. Huwag tumutok. And iwasan din ang over-speeding. Okay? Sa longer working hours naman, medyo medium din ha, ang priority niyan. Ano ang control measure? Mag-implement tayo ng work break. Okay? So, observe ninyo yan. At additional hazard pa na identified dito sa task pa lang na delivering products, drivers or even pahinante have to lift boxes when delivering product. Ano ang risk? Ayan, back injury, no? Dahil sa maling pagbubuhat. Dahil sa pag-abot, no? O kaya ay pagkakarga, lalo na yung mabibigat na items, nako-compress yung ating spinal cord. So magko-cause yan ng back pain. O kaya ay mapupwersa yung muscle, no, sa pag-reach. Minsan nababanat, napupunit pa, no, yung muscles, pwedeng mangyari yan. And ano ang priority nito? Ano ang likelihood ng injury dito sa task na ito, no? Medyo mataas. Kasi nga ano yan eh, pagbubuhat, pag abot, okay? Ano ang control measures? Turuan. Bigyan ng proper orientation sa lifting. Okay? So, paano ba yon? Di ba dapat ang gagawin, ang gagamitin sa pagbubuhat ay ang binti para iangat, no? Hindi yung likod. Hindi yung iyong likod ang pupwersahin mo para buhatin ang isang item. Okay? Dapat uupo ka, hahawakan mo yung mabigat na item at saka ka tatayo. Okay? Para yung legs mo ang bumubuhat, no, ng weight ng bigat ng kinakarga mo. Or the best diyan, humingi ka ng tulong. Huwag mong solohin. Kung mayroon namang like dalawa kayo, pahinante si driver, dalawa kayong magbuhat. At isa pa, gumamit kayo ng trolley. Okay? Ikarga nyo doon, o di mas mababa lang yung bubuhatin, and then itutulak na lang siya. Alright? Intindihan nyo? Yes, sir. So, alam ninyo ngayon yung hazard, ano, alam nyo yung risk, ano yung priority, likelihood na magkaroon ng injury, at ano yung control measures para maiwasan ang aksidente. Okay? So, isa lang yan, ha? Sample pa lang yan, ha? Delivering products to customers. So, tingnan nyo rin yung iba pang mga gampanin ninyo, mga tasks ninyo. Tapos, i-identify ninyo ano yung possible hazard dun sa ginagawa ninyo. Ano yung possible na mga risk? At ano ang priority niya? Ano yung likelihood na magkaroon ng injury? No? At ano yung control measures? Yan. Kailangan ba policy? Kailangan ba ng training? Kailangan ba ng equipment para maiwasan yung pagkakaroon ng aksidente? Okay? So, kung may naisip kayo, i-suggest ninyo sa inyong supervisor para magawa natin ng paraan, magkaroon ng policy ang company o kaya bumili ng equipment or materials or tools, no, para maiwasan ang aksidente. Okay? And magkakaroon din tayo ng medical surveillance. Ang company i-require lahat ng employees to undergo baseline or initial medical health examination prior to assigning to a potentially hazardous activity.
The examination will include but not limited to the following. So, ang routine ay complete blood count, chest x-ray, urinalysis, at saka stool exam. So, yan ang standard. Merong special health exam kung kinakailangan, no, karagdagan examination niya. So, blood chemistry, ECG, at iba pa. Kung kinakailangan doon sa inyong trabaho na gagawin. And schedule of annual medical examination, yan, pipilapan din natin to, isasabit sa DOLE kung kailan, no? First quarter ba, second quarter, third quarter, or fourth quarter. Tayo malamang ay fourth quarter. Normally, end of the year tayo nagpapa-physical exam. Is random drug testing conducted? Yan. So, meron din yan. Required ang random drug testing. Okay? And first aid, healthcare medicines, and equipment facilities. Meron bang treatment rooms, first aid rooms sa ating company? So sa atin ay nag-designate na tayo ng isang lugar, okay? Para maging first aid room or treatment room. Meron bang clinic sa workplace? Sa atin wala, pero meron tayong health card at meron tayong accreditation sa mga clinics na malapit sa lugar, no? Sa atin, napakalapit lang. At what hospitals are you affiliated with? Ayan. So, yung Makati Medical Center ay accredited naman tayo dyan, yung ating ginagamit na health card. Okay? So, make sure lang na gamitin ninyo yung ating mobile application. No? Install nyo na yun sa inyong mobile phone para in case of emergency, ay madali kayong ma-admit doon sa hospital. Health programs for the promotion, prevention, and control. This refers to drug-free workplace in compliance to RA 9165, human immunodeficiency syndrome or HIV/AIDS in compliance to RA 8504, RA 11166, tuberculosis in compliance to Executive Order 18703, Hepatitis B in compliance to DOLE Advisory Number 5, Series of 2010, and Mental Health in compliance to RA 11036. So lahat ng yan ay meron naman tayong health programs. Okay? Covered naman din yan sa ating medical insurance. And meron naman template kasi si DOLE about all of these health programs at yan ay i-implement din natin. Okay? So, kaya nakalagay, kindly accomplish the policy template. So, meron tayo niyan. And number 5, composition and duties of safety and health committee. So, ang chairperson is either yung ating president, owner, or manager. Okay? Secretary is our safety officer. At member is at least one worker. No? Kung merong union daw, union member kung organized ang mga workers. Okay? So, ang safety and health committee of the company is responsible to plan, develop, and implement OSH policies and programs. Sila rin ang magmo-monitor, mag-evaluate ng OSH programs, and investigate all aspects of the working or all of the work pertaining to the safety and health of all the workers. Okay? So, ang workplace policy and program on promoting workers' health and ensuring prevention and control of health-related issues and illness, again, ito ay policy program na pipirmahan ng presidente, ng owner or manager, at ng representative ng employees. So, nabanggit na rin ito halos kanina, yung the company shall ensure that workers' health is maintained through the following company programs and activities. Magkakaroon ng orientation and education of employees, which is ito yung ginagawa natin. Access to reliable information on illness and hazards at work. Meron tayong mga safety signs. Referral to medical experts for diagnosis and management of illness or health-related concerns. Meron naman tayong medical insurance. So, very accessible ang mga hospitals and clinics sa opisina natin, no? And provide
Health-related programs such proper nutrition and exercise activities that are made available to the workers. Yan. So yan naman, up to the workers then or employees, no, kung gusto nyo magkaroon after office hours, before office hours, magkaroon ng exercise activities. Kaya kung mapapansin ninyo, di ba sa mga construction, lalo na yung malalaking company, every morning bago sila mag-start, nagkakaroon muna sila ng exercise activities. And sa opisina rin natin, meron tayong mga dispenser, water dispenser for your whole hot and cold drinks, okay? So para hindi rin tayo na-dehydrate, okay? So provided yan ng ating company. In addition, company policies to protect workers' rights arising from illness shall be guaranteed. The company shall promote the following workers' rights: confidentiality. So kung merong magkasakit, lalo na at malala, huwag niyong ipagkakalat. Bawal yon. Non-discrimination including non-termination. So, porke nagkasakit, hindi pwedeng i-terminate ng company, no? Dapat non-discrimination. Work accommodation following a course of illness. So, kung nagkasakit, nagka-COVID, halimbawa, no? Siyempre, i-accommodate pa rin natin yung kanilang pagbabalik. Provided, meron silang health certification na sila ay fit to work. Okay? And assistance to compensation. Ayan. Tayo naman, nagpo-provide din naman tayo ng mga allowances and maging yung tinatawag natin na ECC, Employee Compensation Commission. Ha? Pwede kayong mag-avail ng inyong allowances, no, for not being able to go to work dahil sa accident or illnesses. For medium to high risk establishments, ayan, ito ang dapat na composition ng kanilang safety committee. Tayo dito sa joint coordinating committee dahil nasa isang building tayo na may two or more establishments. Okay? So diyan tayo mag-focus sa joint coordinating committee. OSH personnel and facilities. So identify lang sino yung safety officer at anong klaseng training ang kanyang na-avail. 8 hours, 10 hours, or 40 hours. And for emergency occupational health personnel and facilities, so ililist din dito ang competent emergency health personnel within worksite. Dito naman ay dahil nga meron tayong medical insurance at meron tayong agreement with the nearest hospitals and clinics, ay yun ang ating magiging health personnel and facilities. Safety and health promotion, training and education provided to workers, orientation of all workers on OSH. So this is ongoing. Conduct of risk assessment, evaluation, and control. So yan yung next step natin. No? Gaya ng nabanggit ko sa inyo, as employees, kasama rin kayo, natutulong, no, para i-identify yung hazard, yung risk, i-evaluate ito at paano ang mga control measures na gagamitin. Okay? Accident, injury, incident investigation, recording, and reporting. So, this is a requirement ng DOLE rin. Any dangerous occurrence, major accident, resulting to death or permanent total disability, shall be reported by the company to the DOLE regional office within 24 hours from occurrence using the prescribed form. Ito yung tinatawag na work accident incident report or WAIR. After the conduct of investigation, the company shall prepare and submit work accident report using the prescribed form. Moreover, other work accidents resulting to disabling injuries such as permanent partial disability and temporary total disability shall be reported to DOLE regional office within 30 days after the date of occurrence of accident using the DOLE prescribed form WAIR or work accident incident report. All near misses shall be recorded and reported. Meron na tayong logbook for this, no? So let's say nagkaroon kayo ng accident, near misses, i-re-report nyo sa inyong supervisor para mailagay sa ating logbook. A system for notification and reporting of work accidents including near misses within the company shall be developed and reviewed by the OSH committee. Okay.
So parang ganyan, report submitted and then date. So doon sa ating logbook, yan, ECC logbook, dapat lagi ninyong ilalagay anuman na incident, okay? Whether near misses or fatal or major accident, isusulat po natin yan doon. Provision and use of PPE. So nag-i-issue naman tayo. Ano yung PPE provided? Number of workers given. So ilan yung ating employees? Safety signage. Importante ito na ma-print na natin yung ating safety signage. Include warning to workers and employees and the public about the hazards within the workplace. So ilalagay natin yan dun sa entrance, no? Doon natin siya ididikit. Mas maganda kung ma-laminate para tumagal, hindi yung mga punit-punit lang yung ating safety signage. Okay? And i-attach natin ng picture kapag naidikit na yung safety signage doon sa ating front door, sa mga sa tables na affected areas, no? I-attach natin yan diyan sa ating report. Okay? And dust control and management regulation on activities such as building, temporary structures and lifting, etc. ay hindi naman applicable na sa atin. Right? So workers, facilities provided, meron bang adequate supply of drinking water? Meron. Sanitary washing facilities, meron tayo. Suitable living accommodation, wala naman tayo niyan, hindi tayo, wala tayong in-house ang tawag doon. Natutulog diyan sa office, no, bawal naman 'yon. Separate sanitary washing, so hindi na rin applicable 'yan. Location, lactation station, eto kaya tinatanong kung ilan yung female. This is for the mothers, no? Kung kailangan nila ng lactation station. Meron tayo niyan. Ramps, railings and the like, okay, sa building 'yan. Other workers welfare facilities as prescribed by OSHS. 'Yan, kung meron man, ipo-provide naman natin, okay? And emergency and disaster preparedness, written emergency and disaster program, yes, types and number of drills conducted. This is being conducted by our building administration. So sila ang nagse-set niyan. Okay? Solid waste management system. Ayan. Meron naman din sa building and tayo, meron tayo every day, di ba? Yung ating mga basura ay kinokolekta at inilalagay doon sa building waste management system. Okay? Compliance with reportorial government requirements. So we're doing this control and management of hazards. Yan yung ating next step, ha? Yung HIRAC. Hazard identification and control. Risk assessment and control. Okay? Prohibited acts and penalties, sanctions for violations on OSH. Alright. So, example lang ito ng company violation policies. Okay? So, importante rin ito, idadagdag natin ito sa ating company policy. Not using PPE. So, first offense, warning lang. Second offense, 3-day suspension. Third offense, 5-day suspension. Pag suspension, without pay yan. Okay? Pagkakalat, littering and pakalat-kalat, loitering, okay, meron din yan. Smoking at prohibited area, no? Kahit sa emergency exit, bawal yan. So warning, 3-day suspension, 5-day suspension. Illegal dismantling of safety signages and paraphernalia and not following safety rules, matindi. First offense pa lang, 3-day suspension agad. And third offense could result to dismissal. Makulit na ayaw sumunod sa safety rules. Cost of implementing company OSH, so this will be provided by the safety committee. Okay? And i-identify na lang natin yan together with the accounting department. So summary of admin and reportorial requirements, notification and keeping of records of accidents. Meron naman tayo niyan. Occupational health services, registration of business, done na yan. Training of personnel's ongoing health and safety committee, meron na. Occupational safety and health program, we already have and signed by the president of the company. Work accident and illness report, ongoing yan. Annual work accident injury exposure data report, ginagawa rin natin yan. It will come from the monthly report, tapos i-compile lang naman yon to become our annual work accident report. Report of safety organization annually,
Yung ating minutes, so mag-start na mag-meeting ang Occupational Safety and Health Committee, and we will submit quarterly and our annual medical report. So by next year, March 30, dapat makapag-submit tayo. Kaya we will try to do our annual physical exam by December, kung saan hindi naman tayo masyadong busy. So these are the prohibited acts and its corresponding penalties kung hindi masusunod. Okay? Medyo malaki yan. Kaya ang company natin will have to comply. Nakapag-register na tayo ng establishment. We have a job safety instruction orientation. Ginagawa na natin yan. We have safety signage and devices. Nagpo-provide tayo ng medical supplies, equipment and facilities. Okay? So et cetera, et cetera. All right? So kaya iiwasan natin siyempre na ma-penalize tayo. We will have to comply with all of these DOLE requirements. Failure or refusal to comply with OSH standards or compliance orders shall be deemed willful when done voluntarily, deliberately, and intentionally. So kapag kaganyan, meron daw additional fine equivalent to 50% for every instance of repeat violation. Any of the following up is present, there is non-compliance, the penalty of 100,000 pesos. Administrative fine shall be imposed separate and in addition to the daily administrative fine imposed above. Okay? Kaya napakahigpit ng DOLE, no? Sa mga companies, kaya nga nagkaroon sila ng tinatawag na strengthening, no? Naglabas ng batas, strengthening, yan yung sinusunod natin ngayon. Kaya halos lahat ng company talagang i-inspectionin nila, no? And to comply, and kung hindi ay mabibigyan sila ng corresponding penalty. So when the violation exposes the worker to death, ayan, malaki rin ang penalty. And kung meron two or more non-compliances, all penalties shall be imposed. Grabe, no? And the penalty shall be computed on a per day basis until full compliance. The regional director, after due notice and hearing, impose the appropriate administrative fines. Ayan. And fines collected pursuant to this rule shall be utilized for the operation of OSH initiative. So hindi naman yan gagamitin lang kung saan-saan. Babalik din yan sa OSH initiatives ng DOLE. So enforcement is one response, but not the only response. Okay? And lahat tayo ulit, pwede maging OSH champions. Tumulong tayo sa ating company. I-identify natin yung mga hazards, yung mga risks. Tumulong tayo sa ating mga safety officers and supervisors dahil mas tayo ang naka-expose diyan sa mga risks na yan. Okay? Kaya tumulong tayo para ma-correct, okay? Mapigilan yung accidents. Alright? So that's it. Thank you very much.